sinaktan niya po muna ako. Nahahawak ng anak ko yung cellphone, nabibilhan po yun. Tapos pagkatapos niya po usakpan, tapos yun po, yun na, doon na rin po niya po sinubukan na nasaktan yung anak ko. Lasing na lasing po siya nung mga oras na yon. Nakainom po siya. Madalas niya bang gawin to, ma'am? Madalas niya po sa akin gawin. Madalas niyo na palang ginagawa to kay Mrs. Bakit pati po yung anak niya kasi pinakialaman niyo po, sir? Minado naman po ako, sir. Nagawa ko po yung ganun. Alam po po, nagkamali, naglaki po ng pagkakamali po. Pilipina po. Masyado po akong maging marahas po. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko. Tao po. Hi, Nay. Good afternoon po. Ano na po ang balita kay Sir Ruel? Sa trabaho niya po, nabigyan na po ako ng copy yung sa resolution niya na katunayan tanggal na siya sa trabaho. Ito nakalagay, terminated immediately. Lagi niya bang ginagawa yung pananakit na to? Lagi po, simula po nung nagsama na kami. Kasi po siya eh, siloso, tamang hinala. Kahit sa trabaho ako, pinaghihinalaan niya ako. Pinagsasaitaan niya ako ng hindi maganda. Nasaktan niya na lang ako bigla. Bigla na lang niya akong susuntukin. Ilang beses na po nangyari yun. Pero nagtiis na lang din po kasi ako eh. Si Daddy ba, lagi kang pinapagalitan nung nandito siya? Opo. Saan ka niya sinaktan? So yan yung pinalo niya. Saan pa? Ito nagsugat to? Opo. Dahil din sa palo niya? Opo, doon po sa kahon. May, hindi ko po alam kung may sumabit ito, eh. Para po na. Ano yung pinapalo niya dyan? Eh, ito po. Balik ito yung pinapalo niya. Opo. Ano gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Sana po magbago na siya. Huwag niya na po gawin yung dati niya pong ginagawa. Nakikita mo pag sinasaktan niya si mami mo? Nakikita ko po. Anong ginagawa mo? Pinipigil ko po siya. Nay, ano ho yung naramdaman nyo? Kaya sabi ko sa anak ko, ituloy mo yung laban na yan. Hindi po pwedeng hindi kasi kayong dalawa na yung nasasaktan. Hindi naman na. Dalawa na yung baka po dumating pa yung time na mapatay pa kayo niya. Apat ang anak ko, pero pinalaki ko naman ang bahay sa mga yan. Ngayon ho, nakakulong na si Ruel. Terminated na din po siya bilang MMDA po. Yun na pakiusap ko sa anak ko. Huwag niya nang tatawarin. Ikaw ba? May plano ka tawarin itong si Ruel? Wala na po. Talagang decidido po ako. Mas kaya kung mawala ka kaysa sa anak ko. Paano ngayon, ma'am? Wala na si Sir Ruel, nakakulong. Paano po kayo pang araw-araw? Pinangakuan din naman po ako ng MMDA na bibigyan po nila ako ng trabaho para makapagsuporta ako sa mga anak ko, sa mga bata. Alam ni Sir Rafi na wala tayong pagkukunan. May konting tulong lang siya na ibibigay po sa inyo. Salamat. Okay lang po, gusto niyo pong kunin na natin? Sige po. Sige po, salamat po. Rapitulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapitulpo. Sir Rafi, maraming salamat po. Ang laking tulong po nung naibigay niya sa amin. Nakulong na namin siya. Wala na pong mananakit sa amin. Lalo na po sa anak ko. Kumbaga nabigyan ko na po ng ustisya yung ginawa niya sa anak ko. Natapos na yung pagtitiis ko ng 7 taon.
Makailangan po niya pagbayaran yung mga ginawa niya, lalo na sa anak ko. Kung hanggat maaari, gusto ko siya mabulok doon para hindi na niya kami masaktan ulit. Maraming salamat po sa inyo, Sir Rafi, sa binigay niyo sa amin. Napakalaking tulong po ito, lalo na po sa mga anak ko. Dahil wala na rin naman po kung hanap po ay. Maraming salamat po, Sir Rafi. Dahil talagang may trauma itong anak mo, i-coordinate namin sa DSWD, babalikan namin kayo bukas para maisama natin itong bata. At makausap siya ng isang social worker kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. Sir, bali dun sa nangyari po, dun sa ginawa niyong pananakit sa bata, ano yung naging dahilan niyo? Bakit nagawa niyong saktan yung ganong walang kalaban-laban na bata? Inamin ko po, naging malabis po. Sana naman po, maintindihan po ko ng anak ko. Saka po nung asawa ko, sana mapatawad po nila ako. Pero aminado po ako, naging labis po yung nagawa ko. Kaya po, pinagsisisihan ko lang po. Sana po bigyan po nila ako ng uling pagkakataon para matawid ko po yung pagkakamali ko. Pinapangako ko, babaguhin ko na takbo ng buhay natin kung sakaling mapatawad mo ako. Naisip mo ba, sir, na hantong sa ganito yung mangyari, na makukulong ka, matatanggal ka sa serbisyo? Sobrang kabiglaan ko po. Hindi ko po inaasahan, ganito po pala ang kahantungan. Lalapit lang po sana namin, ano po ba yung pwede nating itulong dito sa bata at sa ina, kasi ngayon talagang traumatized po itong bata. Ang magagawa na lang po namin, i-assist sila sa legal battle nila. At hindi lang po 9262 ang na-violate ng perpetrator, kung hindi Republic Act 7610, yung child abuse. Kaya madadagdagan yung kaso niya. Tutulungan po namin, makikipag-coordinate po kami sa legal office. Yung nanay, subject for psychological examinations, kung saan i-refer po namin sila for psychological evaluation. Tapos yung family, bibigyan din natin sila for financial assistance. Nag-assign na po ako ng social worker, si Ms. Cora, for intensive counseling kasi traumatic talaga ang na-experience ng family na ito. Okay, so ngayong araw po ba ay maaaring mapuntahan ng social worker natin ito pong mag-ina at yung bata? Oo. Si Ms. Cora Canunigo, siya po ang sasama sa inyo. Siya ang social worker na in-assign ko doon pag-visit po. Kumusta ka na mula nung nangyari? Unti-unti na akong nakabala, pero kung yung iba naaalala ko pa po. Naaalala ko pa rin, pero yung iba medyo nawawala-wala na. Okay. Yung tinatanong ko sa'yo na meron ka ba napapaginipan? Nakakatulog ka ba na maayos? Ano nakatulog yun? Naman po na maayos. Ngayon, okay. Wala ka naman napapaginipan, mga ganon? Meron po. Ano? Dumadala po kami doon. Nakalaya daw po siya. Napapaginipan mo, dumadala ko kayo. Tapos nakalaya na si tatay-tatayan mo. Okay. Gusto mo ba makalabas siya? Ayaw na po. Okay. Kasi bakit? Kasi po, pag nakalabas na po siya, baka po balagan na po. Saktan ka ulit. Apo. Oo. Eh, katulad niyan, kakasuhan naman natin siya na additional. Kasi para yung pang protection sa inyong mga bata. Hindi ka namin pababayaan, kaya lang, siyempre tulungan mo rin yung sarili mo, di ba? Kaya sabi ko nga, nakakapaglaro ka pa ba rin ng maski dito lang sa loob nyo? Opo. Okay. At may mga ipapaliwanag si ma'am na maitutulong po from sa CSWD. Sabi ka nga, una natin gagawin, we will add 7610, which is child abuse. I have coordinated with the prosecutor. Sabi, idadagdag na po yung 7610. So, para bumigat yung kaso. So, immediately, inirecommend ako siya for financial assistance in the amount of 5,000, ano? I-refer na sila for psychological. I will start doing the counseling together kasabay nung psychological evaluation. So, i-refer po natin sa psychologist? Yes, oo. Actually, I have done it already, ano? Ang CSWD, willing tumulong, mag-a-assist sa inyo hanggang sa huli. Okay po? Opo. Papasalamat po ko sa kaila, ma'am, dahil nandiyan po sila nakaalalay po sa amin mag-ina at hindi po kami nila pinababaya. Kasi sabi nga niya, nagmamanifest na yung bata na yung nakikita doon sa tatay na ginagawa sa kanya, sinasaktan siya. Ginagawa nitong bata with the elder brother at maski sa kanya. So, mas matindi ang trauma dito. Unlike this elder,
meron na siyang outlet ngayon eh, kasi mahilig sa gitara. Mm-hmm. So yung outlet niya ngayon, nagigitara siya. Kaya more or less, this boy is medyo, may trauma, pero hindi siguro kapareho nitong younger. Yung nakikita niya pong ginagawa ni Ruel, parang normal lang po. Kasi nga po, syempre, mas matanda po yun. So, kung ano naman nakikita ng bata, akala niya, tama. Tama.